Loti ng kurang na bakla. Ang kulay itabo ay parang negro. Amoy ng katawan parang kalduro. Ang hugis ng mukha parang kaldero. Pag siya'y umiti parang kabayo. Kami po si Tapo at si Timba. Mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga. Idol din ng gurang na bakla. Tingnan niyo si Timba parang unano. Katawa'y mabilog na parang sakuran. Ang kanyang katulad nuno sa punso. Ang laki ng mata ay parang kwaro. Kami po si Tabo at si Pimba. Mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hana. Idol din ng kurang na bakla. Kami po si Tabo at si Timba. Mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hana. Idol din ng kurang na bakla. Idol din ng kurang na bakla. Idol din ng kurang na bakla. Okay, mga kaibigan, maligayang bati po sa inyong lahat, lalo sa inyong mga suki, sa inyong lahat na fans ng Tabo at Timba. So mga kaibigan, nais ko munang ipakilala sa inyo, sa ating pagsisimula ay narito muna ang aking kasama. Palakpakan muna natin si Tabo. Thank you. Oh, isa pa pong malakas na palakpakan pala kay Tabo. Ayan, salamat po. Uy, magsasalita ka na! Pinakilala na kita eh! Ha? Babatiin mo na yung mga tao! Ha? Tabo ito? Pinakilala na ka na! Kailangan bumati ka na sa kanila! Ah! Ayan! Ha? Tabo! Magsasalita ka na para bumati! Ah, babati! Ayan! Dingi! Sinong babatiin ko? Siyempre yung mga tao! Silang lahat! Silang lahat. Oh! Babatiin. Babatiin. Lahat. Lahat. Babatiin. Matarantado ito. Babatiin mo na nga silang lahat eh. Oo nga, babatiin lahat. Masalita ka na. Hoy! Daan mo na kayo, makaihe. Matarantado ito. Sa dami ng tao yan, paihiin mo rin siya ang tablado. Eh, baka binabalik sa usaw. Ito talaga, puro kakalokohan eh. Kinakalap kong babati ka, unahin mo yung mga nasa harap na yan. Yung nasa harap? Ayan. Silang nauna rito, unahin mo yung mga nasa harap. Mga harap? Okay. Tago, alisin mo na yung harap. Alisin ang harap? Ayan. Naku, di na putol. Oo, oh, hindi. Di na putol. Basta kung babati ka, alisin mo yung harap. Basta alisin ang harap. Ganyan. Mga walang harap. Tago ka eh. Anong walang harap? Kung babati ka, may magandang pakinggan. Yung malamig sa tenga. Ah, yung malamig sa tenga. Ayan. Yung natulo. Oo, oh, hindi. Yung natulo. Pakilala mo sa mga taga rito, marunong kang bumati. Basta babati ako. Pakilala mo ang pagbati mo. Ayan. Mga kaibigan, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi sa wikang Tagalog. Uy, pwede sabitin mo talaga tayo rito. Sa wikang Ilocano na Imbag, Arabi, kada kayo, amen. Ba okay yan, baka may Ilocano rito.
Sa wikang Kapampangan, Mayap, Abengi, Kikongan. Okay, tama yan. Baka may Kapampangan dyan. Sa wikang Bicol, Diyos, Maray, Nabanggi, Sendong, Gabos. Yes, ah. Dami Bicolano rito. Sa wikang Bisaya, Mayong Gabi, Kanyong Tanan. Tama yan. Dami mong alam, pare. At sa wikang Hapon, Minasan, Kumbawa. Sandali lang, pare. Patigliban ka rin ang basay, puro Pilipino tayo rito. Abay, lahat ng salita sa buong mundo, pinag-aralan ko. Yan mo sabihin lahat ng salita sa mundo, alam mo? Oo. Okay, sige, ituloy mo. Sa wikang Aleman, Gotendaben. Gotendaben, tama yan. Sa wikang Arabay, Masael Kair. Masael Kair, okay. Sa wikang Griego, Canilecta. Canilecta, okay. Sa wikang Italia, Bonasera Tutti. Bonasera Tutti, dami mong alam. Sa wikang Castilla, Buenas Noches con todos ellos. Okay, si senyor, si senyor. At sa wikang English, Happy Birthday to you. Tarantado, hindi birthday ito. Show natin ito. Eh, kaya ko lang sinabing happy birthday, birthday nung ating gitarista. Ah, ganun ba? Si Sir Valdez. Nagkataong birthday niya ngayon? Oo. O ba, okay naman. Mga kaibigan, di man po nyo na itatanong, birthday po ng aming gitarista si Sir Valdez. Kung tawagin ho namin ay si Eloy. Si Eloy. Saan man ho kami magtanghal, lagi namin siyang kasama. Kaya ho naman ngayong oras na ito siya aming babatiin ng isang birthday song sapagkat birthday niya. Okay. Kung maaari ho sa pagkanta namin ng birthday song para kay Eloy, inyo ho kaming sabayan. Ayan, isa pong birthday song. Maestro, isang bagsak dyan, A. Para kay Eloy. Sa libingan, doon tutungo, paalam na sa'yo, Eloy. Happy birthday, Eloy! Happy birthday, Eloy! Sumalangit na tayo, kaluluwa! Oy! Tarantado! Sana'y dumami pa iyong bangkay! Wishy! Kaya pala sa patay yung kinanta natin eh! Ay, pare, hindi magandang pagkapagpakilala mo sa akin! Eh, ganda-ganda nga na pakilala ko! Eh, ako naman ipakilala mo! Ikaw, ipakilala ko? Siyempre, magandahan mo! O sige, ipakilala kita! Ayan! Pero kinakailangan, lagi kang sasagot ng ga! Totoo po yun! Bakit? Ano yun? Background? Oo, para moderno! Ipakikilala mo, may background pa! Oo, siyempre! Oo, sige! Iba ang dating nun! Okay, paano yan? Ga! Totoo po yan! Yan! Okay! Mga kaibigan! Ga! Totoo po yan! Ang aking kasama! Ga! Totoo po yan! Magandang lalaki! Ga! Totoo po yan! Ang tingay may loob! Ga! Wala! Tato-to! Pupurihin mo ko tapos babagsak mo ko! Ayaw mo nun! Palitan mo na lang! Gawin nating pot! Po. Maganda ba yan? Oo! Okay, sige! Pot! Mga kaibigan! Pot! Totoo po yan! Ang aking kasama! Pot! Totoo po yan! Magandang lalaki! Pot! Totoo po yan! Ngunit siya ay su! Pot! Totoo! Hindi! Tarantado to! Eh, totoo naman! Niya mo rito! Nakita kita kanina! Hindi! Parang buko yan! Mga kaibigan! Hindi ho namin nakalain kami makakadating ngayon sapagkat kami ho dapat ay nasa Lucena. Mm-hmm, totoo po. Pero alang-alang ho sa pakiusap ni Mr. Ladjana at Mr. Gonzales, ayan. Eh hindi ho namin pwedeng hiyain ang mga taong yan. Totoo po yan. Napakalaki ho ang utang na loob namin sa mga taong yan. Totoo yan, pare. Kung hindi ho namin sila pagbibigyan, baka masabing kami walang utang na loob, kami hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Mm-hmm. Eh tayong mga Pilipino, may kawikangang hindi raw nalingo sa pinanggalingan, hindi makararating sa pararoonan. Bah, totoo po yan. Yan pong kawikang yan ay aking napatunayan talagang tama. Sapagkat nung isang gabi kami nagtanghal sa San Pablo City, di man po nyo na itatanong itong kasama ko na tuksong manilip. Ayan, totoo. Uy, tarantado ito. Eh nahuli nung sinisilipan. Sabi sa kanya, tarantado, bastos, manilip, hindi marunong maya. Sabi ko doon sa Ale, Ale, bakit po kayo galit na galit? Sabi sa akin, yung kasama mong yan, maninilip. Sabi ko naman sa Ale, Ale, huwag kang magalit. Sapagkat ang lalaking naninilip ay dapat hangaan, dapat igalang. Okay. Sapagkat ang lalaking naninilip ay nagpapakilalang, nalingon sa pinanggalingan. Sabi talaga ito, puro kakalokohan eh. Ang totoo talaga, hindi namin nakalain kami makakarating agad ng maga. Kami ho kanina, galing kami Batangas, pagdating ho namin doon sa Alabang, yung aming driver ay tumigil doon sa tapat ng tindahan, bibili ng sigarilyo. Kita ko yun. Ay doon siya tumigil doon sa may tapat ng signboard ng no parking. Oo nga, no parking, tinigilan niya. Nilapitan siya ng pulis.
Sabi sa kanya ng pulis, "Hoy, Maman driver, marunong ka bang bumasa?" Oh. Sabi ng ating driver, "Marunong ho." Sabi ng pulis, "Anong basa dyan sa nakasulat niyang malaki?" Ano sabi? Sabi ng driver, "No parking ho." "Anong ibig sabihin ng no parking?" Oh. Sabi ng driver, "Bawal pong tumigil." Sabi ng pulis, "Alam mo palang bawal tumigil dyan, bakit ka dyan tumigil eh? Alam mong no parking." Sino naman? Sabi ng driver, "Kagaling ho, tumigil din eh. Ay kami sa Batangas pa nagpreno." Wala pala ng preno. Eh tapos yung pulis ay umalis na. Pagalis ng pulis, pagdating sa kanto, nakakita ng lasing. Ah, may lasing. Sabi ng pulis, "Hoy, ipinagbabawal ng mayor ang maglasing." Oh. "Tara sa presinto." Sabi ng lasing, "Hindi po ako lasing." Sabi ng pulis, "Lasing ka, kitang-kita sa iyong kilos at sa iyong panalita, lasing ka." Ano sabi? Sabi ng lasing, "Hindi ako lasing!" Matapang ah. Sabi ng pulis, "Lasing ka, tara sa presinto." Oh, ano ginawa? Sabi ng lasing, "Hindi ako lasing, tarantado ka!" Tabang talaga. Sabi ng pulis, "Aba, bakit mo ako minumura? Baka hindi mo ako kilala." Oh. Sabi ng lasing, "Kilala kita, pulis ka." Uh-huh. "Ay ako, kilala mo." Sabi ng pulis, "Hindi." "O di ikaw ang lasing." Tarantado. Napirisitol na ginlasing. Tapos umalis na uli yung pulis. Oh. Pagdating doon sa kanto, umuwi na yung pulis. Ah, umuwi na pulis? Oo. Umalis na yung pulis. Mayroon man nagwawalang siga. Lasing din? Oo, sabi ng siga, "Labas! Labas ang barako!" Mamatapang to. Bawal na lumabas ng barako. Bakit? Eh, siya ang pinakabarako dun eh. Ah, siya ang pinakasiga dun? Nung walang lumabas na barako, ang ginawa nung siga, nagpunta sa restaurant, tuloy ang kanyang inom. Uh-huh. Eh, mami, ano siya, nasa restaurant ni nakarinig siya ng putok. May pumutok? Oo. Lumabas yung siga. Oh. Sabi ng siga, "Sino? Sinong tarantado nagpaputok?" Tapang ano? Nagpuputok pala yung pulis. Ah, pulis? Sabi ng pulis, "Ako, bakit?" Sabi ng siga, "Ang lakas, bingi ako eh." Tarantado, takot pala siya sa pulis. Tapos yung pulis umalis na uli. Oh. Pagdating uli sa kanto, nakakita uli siya ng lasing. Lasing ka naman? Sabi, "Hoy, lasing ka. Tara sa presinto." Hmm. Sabi ng lasing, "Hindi po ako lasing." Aba, mabait naman ito. "Ako po yung uuwi na kaya ako'y nandito." Mabait. Sabi ng pulis, "Alin ang bahay mo?" Sabi ng pulis, "Yan ang tapat na yan, yan ang bahay ko." Uh-huh. "Para maniwala kayong bahay ko, ito ang susi, tingnan nyo. Bubuksan ko ang pinto." Binuksan? Binuksan ang pinto. O, nabuksan naman? Nabuksan naman. Uh-huh. Sabi ng lasing, "Kita mo, nabuksan ko ang pinto." Oh. "Kita mo yung TV, kita mo yung stereo, uh-huh, akin yan." Ah, ganun. "Para maniwala kang talagang bahay ko, ere ang susi ng aming kwarto." Binuksan ang kwarto. Binuksan din? Oo. Nabuksan naman? Nabuksan uli. Uh-huh. Sabi ng lasing sa pulis, "Kita mo, nabuksan akong kwarto. Kita mo yung kama." Oh. "Kama namin mag-asawa yan." Uh-huh. "Kita mo yung babaeng nakahiga." Uh-huh. "Asawa ko yan." Oh, okay. "Kita mo yung nakadapa sa kanya." Uh-huh. "Ako yun." Ako. Sobrang pagkalasing naman yan. Malas ang pulis. Bakit naman? Ay, umalis na uli yung pulis. Oh. Pagdating ng pulis doon sa kanto, nakakita naman siya ng maraming tao. Tao naman. Pinagkakaguluhan niya ng kabayo. Kabayo? Oo, yung kabayo yung lalaki. Oh, ngayon? Ay, yung kabayo yung lalaki, galit yung sex organ niya. Ay, yung organ ng kabayo? Pumapalo-palo pa sa tiyang ganyan. O ganun talaga pag lalaki ang kabayo. Eh, sabi ng pulis doon sa may-ari ng kabayo, "Hoy, mamang may-ari ng kabayo." Oh. "Ipatago mo yan sa kabayo mong iyan." Uh-huh. "Baka makita ng mga turista, masabi pang pati kabayo dito sa Pilipinas ay bastos." No. "Pag hindi mo ipinatago yung sex organ ng kabayo, ikukulong kita." Oh, ano ginawa? Ang ginawa ng may-ari ng kabayo, lumapit sa kabayo. Oh. Binulungan ang kabayo. Binulungan? Oo. Ano binulong? Ewan ko, nung mabulungan ang kabayo, biglang umatras na ganyan sa kabayo. Itinago yung organ niya? Oo. Aba. Sabi ng pulis, nagtaka. Aba, anong ibinulong mo sa kabayo at biglang itinago ang kanya? Oh. Sabi nung may-ari ng kabayo, "Baka po kayo magalit pag sinabi ko kung ano ibinulong ko sa kabayo." Hmm? Sabi ng pulis, "Pag hindi mo sinabi ko nung ikinulong mo sa kabayo, ibinulong mo sa kabayo, kita ikukulong." Okay. Sabi nung may-ari ng kabayo, "Sabi ko sa kabayo, itago mo yan. Pag hindi mo itinago, yan ay sisipsipin ng pulis." Umalas naman ang pulis na yan. Sobra naman talaga. Alam mo nung araw, ano? Oh. Alam mo nung araw, ako eh, lagi sumasali sa mga singing contest. Ibig mo sabihin, amateurista ka? Oo. Maganda ka kumanta? Ba, nakakautay. Ba? Ano namang mga kantay sinasali mo sa amateur? Ang mga sinasali ko ng paborito kong lagi kong kinakantay, Bridge of the River Kwai.
Bridge of very well. Ba, magandang kanta yan. Oo. Sikat yan noong araw eh. Talaga. Sino ba nagkumpos niyang Bridge of the River Kwai? Ang nagkumpos niyang Pilipino at Pilipina. Oo, oh, hindi pare. Pagkala ko niya, si Paul Anka nagkumpos niya eh. Nako, Pilipino at Pilipina. Minana lang yun ni Paul Anka. Talaga? Oo, oo. Paano mo napatunayan yun? Abay, yung Pilipino at Pilipinang kumumpos niyan, oh, ay magkatipan yun. Ah, magsiyota. Isang gabi sa sila'y nag-date. Nag-date sila? Nagpunta lang sila sa isang madilim na lugar. Mm-hmm. Ang ginawa ng lalaki, hinalikan ang babae. Hinalikan? Oo. Saan? Sa pisngi. Mm-hmm. Galing. Nung mahalikan niya ang babae, sabi ng babae, di dyan. Di dyan. Para may tono? Ang ginawa ng lalaki, hinalikan sa dibdib yung babae. Inilipat ang halik sa dibdib? Oo. Marunong ang pul? Nung mahalikan sa dibdib ang babae, sabi ng babae, di dyan. Di dyan. Nakakalata ako dyan na parang Blizzard of River Queen ngayon. Ang ginawa uli ng lalaki, inilipat uli ang halik sa pusul. Sa pusul naman? Oo. Ba talagang magaling? Nung mahalikan ng babae sa pusul, sabi ng babae, di dyan. Di dyan. Parang ang Blizzard of the River Queen ang ginagawa mong yan. Kaya ang ginawa nung lalaki, inilipat ang halik, ibinaba pa. Saan? Doon. Saan doon? Doon! Saan yan doon? Basta doon! May tarantado ito. Saan yan doon? Doon sa Masagana 99! No! Ano nangyari? Nung mahalikan doon, sabi ng babae, Diyan! Reset! Kaya pala nabuhay yung Bridge of the River Kwai. Kaya ikaw eh, hindi ka po pwede sa akin eh. Ako maraming nalalaman talaga eh. Puro ako marunong pang kumanta. Ano? Itong kantang ito, inamahan ako sa aking anak. Anong kanta yan? Eto, pakinggan mo. Porn. Namana? I wanna be a Spanish. Is Papanish. I wanna be a Eskimo. Is Kikimo. I want to play a basketball. Basketball. I want to have a lastico. Last titiko. Baskets ka na yung amano mong kanta sa anak mo. Hindi lang sa... Ang bihira to. Hindi lang sa kanta. Magaling din tumula. Ikaw! Oo! Okay, pag sa tula pare, wala ka sa akin. Bakit gusto mo magtulaan tayo? Abay ka nga. Gusto mo eh. Marunong ka bang tumula? Makata ito pare. Sige. Okay, ako tutula. Ako muna. Ikaw muna. Sige. Mga kaibigan, ang aking kasamang si Timba, sa kanyang pagtula, inyo po siyang pasalubungan ng maraming bato. Ayan. Good. Ano ba ito? Bato ng pera. Ayan, lilinawin mo. Sige. Eto na tula ko. Isang gabing sakdal dilim, ang langit ay lumuluha. Ayos. Madilim ang papawirin, naglaho ang mga tala. Okay. Ang panggabig mga ibon, dati-rati naglipana, ni isamay di naglamay, lahat sila'y nangawala. Ayos pare, ayos! Lumuluha! Lumuluha ang kandila, laking-laki habang-haba. Okay, Habang-haba ng kandila, laking-laki lumuluha. Lumuluha ang kandila, laking-laki habang-haba. Habang-haba ng kandila, laking-laki lumuluha. Lumuluha! Lumuluha ang kandila! Aray! Ay, puro ka na lumuluha, hindi natatapos. Di ba paano matatapos, hindi pa ubos yung kandila? Ay, aantay mo pang matapos? Eh, siyempre! Ito ang natula. Bakit marunong ka? Uy, ako kahit Batanggenyo, ako'y manunula sapagkat lahi ng manunula. Talaga? Yung aking lola ay taga Bulacan. Ay, ganun? Oo. Ay, ang Bulacan, alam mo yan ang talagang lahi ng manunula, ang Bulacan. Totoo! Napatunayan ko nung isang linggo, nagpunta ko sa Bulacan. Okay. Habang kami nagkukwentuhan ng aking Lola Rosay, biglang may dumating na bata. Uh-huh. Sabi ng batay, Aling Rosay! Aling Rosay! Okay. Pairan daw ho ng
kaldiro. Si nanay ay magpapansit pagkat birthday ng tatay ko. Wow, patulang. Oo, patulang. Mga taga-Bulacan, patulang ako magsalita. Ganun talaga? Sumagot si Lola Rosa. Ako yan. Sabi ni Lola Rosa ay, Dunyor, Dunyor. Wala akong ipahihiram. Kaldero ko ay nabasag ay di pa napapalitan. Talagang tinula. Ay sumagot si Lolo Cosme. Sumagot si Lolo Cosme? O, yung asawa ni Lola Rosa. Oh, ngayon, ang sagot? Sabi ni Lolo Cosme, teka munay, teka munay. Meron tayo diyang maliit. Baka yun ay po pwede, hindi naman ginagamit. Ay, ako hindi nakatiis. Ano hindi nakatiis? Alay, sumali na rin ako. Tumula ka rin? Oo. Sabi ko'y, matapos na marinig nyo, andito nga ay naglaban ang hatol ko sila itablas sa lang katuwiran. Kung sino mang naritong higit na maalam, kayo na ba ang bahala, sumayin nyo ang oras ng balagtasan hanggang sa linggo ko ay sa Tarantado! Ano ba yan? Yung balagtasan na yan? Eh, nagtula asin na, hindi ako naglakandiwa. Ganun talaga? Puro kalokohan yung nalalaman mo talaga. Mayroon pa akong alam na tula. Mayroon ka pang alam na tula? Oo. Ano naman yan? Maanak ko rin doon sa aking anak. Baka kalokohan yan. Hindi. Aber, tingnan natin. Maganda ito. Paano yan? Ang tula ng aking anak. Ako'y may kabayo. Kulay alasana. Wow. Ambisyo at gawi ay katakataka. Pag iyong hinimas na pungay ang mata. Pag iyong sinakyan, nabuka ang paa. Tarantado. Ibang kabayo naman sinasabi nito. Wala ka namang alam na tula yata. Ikaw nga tulok. Palibasa, wala kang nalalaman. Ano wala nalalaman? Eh, hindi ka marunong eh. Kahit tayo magtalungan dito. Sa pinag-aralan, hindi ka mananalo sa akin. Okay, pare. Pagdating sa pinag-aralan, wala ka sa akin. Kahit sa English. Champion ako sa English, pare. Oo, magtanong ka. Ha? Magtatanong ko sa'yo. Ikaw magtanong. English. Matutunayan ko sa'yo, magiging ako sa English. Anong English sa baboy? Abay, pig. Simple naman, pare. Yung maliit na baboy. Piglet. Ayos ah. Yung hirap-hirapan mo naman, pare. Eh, anong English sa manok? Chicken. Yung maliit na manok. Chiclet. Ah. Chick. Ah. Ay, yung maliit na manok. Chick. Masandali lang. Wala na namang maliit na manok eh. Meron. Chick lang yun eh. Meron. O ikaw, ano yung maliit na manok? Nor. Tarantado ka. Kita mo kasi sa kahon. Tarantado, napunta ka sa Nor. Oy, kahit nga sa pinag-aralan, hindi ko pa nalilimutan yung mga pinag-aralan ko kahit kung gusto mo maglaban tayo, arithmetic. Arithmetic? Oo. Oy, master ko arithmetic. Magaling ka. Magtanong ka. Tatanungin kita. Ha? Halimbawa, mayroon isang jeep. May isang jeep? Yung jeep, mayroong pasahero. Isang jeep may pasahero? Ilang pasahero? Limang pasahero. Okay. Pagdating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Pagdating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Nagbibilang kaya tayo. Eh, baka bilisan mo eh. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Dating sa kanto, sumaka isa. Dating sa kanto, bumaba ang isa. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang dalawa. Dating sa kanto, sumaka ang isa. Dating sa kanto, bumaba ang isa. Dating sa kanto, sumaka ang dalawa. Dating sa kanto, sumaka ang isa. Tarantado talaga ito. Ito ang tanong. Ilang beses lumiko ang jeep? Tarantado ka, ba't binago mo yung tanong? Eh, ganyan ka lang, ganyan eh. Pinabayaan mo pa akong mabilang tarantado. Ah, hindi ka malalalo sa akin sapagkat ako'y maraming narating. Halos lahat ng sasakyan na sasakyan ko. Ano? Lahat ng sasakyan na sasakyan mo? Oo. Oh. Talaga? Oo. Oh. Alin mo, nakasakyan ng aeroplano? Nung magpunta tayo sa Canada, sakay tayo ng aeroplano. Ba, natatandaan mo? Oo. Oh. Sa tren, nakasakay ka ng tren? Nung mag-show tayo sa Bicol, sakay tayo ng tren. Ba, okay ho. Sa barko, nakasakay ka ng barko? Nung mag-show tayo sa Iloilo, sakay tayo ng barko. Natatandaan mo, no? Sanay ka ba sa barko, pare? Oo. Dating seaman. Seaman? Oo. Eh, kung magtanong ako sa iyo, masasagot mo? Siguradong masasagot ko yan. Tungkol sa barko? Oo. Ilan ang angkla ng barko? Ang angkla ng barko ay dalawa. Dalawa! Isa sa unahan, isa sa hulihan. Batama, dalawa yan. O halimbawa, inabot ka ng bagyo sa gitna ng dagat, anong gagawin mo riyan? Ihuhulog ko yung unang angkla. Para hindi lumubog? Para hindi lumubog. Ay, kung may dumating isa pang bagyo? Ihuhulog ko yung padalawang angkla. Kung may dumating pang bagyo? Ihuhulog ko yung patatlong angkla.
Kumain dyan ba ting palumbago? Hulog ko yung paapat na. Kumain dyan ba ting palumbago? Hulog yung palimbago. Kumain dyan ba ting palumbago? Hulog ang paanim na angkla. May tarantado ka para eh. Bakit? Sabi mo dalawa lang angkla ng barko eh. Oo. Oh. O isang kakuha ng mga angkla mo. Ay, isang kakuha na yung bagyo. Filosopo ka. Master Sakyan, ako may tatanong sa'yo tungkol sa sakyan. Okay, master kayo mga sasakyan. Nung ako'y magpunta sa Bicol, nakita ko yung train ipinasok sa barko. Train? Pinasok sa barko? Oo. Tapos yung barko, ipinasok sa jeep. Yung barko ipinasok sa jeep? Alin ang malaki doon sa tatlo? Magpambira ito. Yung barko? Hindi. Yung train? Hindi. Eh, yung jeep? Hindi rin. O ba'y puro ka hindi? Nasabi ko ng lahat eh. Ay, ayun ang mas malaki. Ay, di mas malaki ang katangahan mo. Ano ba train at barko sa jeep? Buisit! Tanga! Tanong ka ng tanong. Basta wala kang alam, sasasakyan pa rin. Okay, magtanong ka. Ano ang pagkakaiba ng Manila bus kaysa Metro bus? Aba, may pagkakaiba yan. Ang Metro bus, lumalabas yan ng probinsya. Mm-hmm. Ang Manila bus, sa Manila lang yan. Mm-hmm, mali. Ang Manila bus, mas maraming pasahero. Magkaiba yan? Mali. Magkaiba na kulay? Mali. Magkaiba na makina? Mali. Puro ka mali. Eh ikaw, ano pagkakaiba ng Manila bus sa Metro bus? Ang pagkakaiba ng Manila bus sa Metro bus, oh. Yung Metro bus pumapasada hanggang probinsya. Tama yan. Yung Manila bus, walang pantay labas na talagang kita mong ultaw. Wisit! Tarantado to, ibang... Puro kakalokohan. Ayan ba yung pagkinik mo eh? Wala kang sinabi sa akin, basta ako sabihin ko sa iyo. Walang mangyayari sa iyo pagka hindi ka gumaya sa akin. Bakit? Eh yung asawa ko nga, ang galing. Asawa ko muna naman, asawa mo na naman. Pero ang asawa ko may problema. Ano problema? Yung asawa ko eh pag nagse-sex kami, laging gusto'y dog style. Ba? Dog style? Oo. Okay yan, pari ah! Mag-i-enjoy ka rin! Masarap. Masarap yan. Masarap nga. Lagi namang gusto yung tabi ng daan. Tarantado ka. Dog style talaga, no? Parang may tatanong ako sa iyo. Ano? Ha? Ano bang English doon sa mabahong hininga? English sa mabahong hininga? Oo. Don't talk to me. Uy! Tarantado to. Ayang baho ng hininga mo eh. Wish eh. Amoy uto. Ulo. Dapat sa iyo, ikaw ay gumamit ng Rexona. Matarantado kayo. Rexona sa kalikili yun eh. Alay, ang bunga nga mo'y may anghit eh. Wisi! Bukod pa sa Rexona, gumamit ka ng tollgate. Ano tollgate? Baka callgate? Tollgate. Baka tollgate? Tollgate. Ay, tollgate eh, sa highway lang yun eh. Ala, eh di parat pasagasana yung bunga nga at nang maalis ang amoy. Wisi na ito. Eh, ikaw nga eh, galing ka sa mga ibang bansa noon. Ah, niregaluhan mo pa nga ako ng toothpaste. Sandali lang, kukunin ko ito. Sandali ha. Halay. Ito, ito. Ha? Ayun, may nalimutan lang ako dun. Ano yan? May bumaba. Ito talaga yung sinasabi ko sa'yo. Bakit? Eh ako ngayon niregaluhan mo, di ba? May pasalubong ko sa akin nung galing ka sa ibang bansa. Oo. Sabi mo sa akin, magaling na toothpaste yun. Bakit? Pamira, tinarantado mo ko pare. Malamig ba sa bunga nga? Malamig nga sa bunga, pero hindi naman bumubula. Hindi na bula. Oh, ginamit ko na ginamit yun eh, hindi bumubula eh. Ay, tanga ka pala eh. Bakit ako tanga? Hindi naman toothpaste yun eh. Bakit ano yun? Gamot sa Alboranas. Kaya pala ganun eh. Dahil ang mukha mo'y mukhang tumbong. Pwede pa kumanta muna tayo. Ano? Sige. Andugan natin sila ng awitin. Ayan. Huwag kang umihi, huwag kang umihi. Kung walang maihiyan, pagkat marami ang nagagali. Pag umihi sa daan. Ladies and gentlemen, ito pong aking awitin ay tungkol sa mga kalalakihan. Uy, para sa ating mga lalaki? Oo, ito ang atin. Okay. Ang lalaki kong umihi, ipit-ipit ng dali. Pagkatapos na umihi, pinapagpag ng kaunti. Huwag kang umihi, huwag kang umihi.
kung walang maingat. Pagkat marami ang nagagali pag umihi sa daan. Mga kadalagahan, excuse me. Oy, sa mga kababaihan. Ang dalaga kong umihi, sumisirit pa ng kaon. Pagkatapos na umihi, kinikilig ng kaunti. Kung walang maiiyak, pagkat marami ang nagagali pag umihi sa daan. O ano naman yan? Ere naman po sa mga bakla. Oy, sa mga bakla? Ang bakla kong umihi, kinakalap pa ang tali. Pagkatapos na umihi, ay itinatali uli. Umihi, wag kang umihi, kung walang maiiyak, pagkat marami ang nagagali pag umihi sa daan. O, para kanino naman yan? Are naman po ay para sa mga tomboy. Ha, tomboy? Oo. Uh-huh. Ang tomboy kong umihi, nagatintig pa kunwari. Pagkatapos na umihi, tinatampal ng kaunti. Kung walang maiiyak, pagkat marami ang nagagali pag umihi sa daan. Are naman po'y para sa mga lolo. Ay, lolo? Oo. Ang lolo kong umihi, ang patak na ay sabihin. Pagkatapos na umihi, inaamoy ang daliri. Huwag kang umihi, kung walang maiiyak, pagkat marami ang nagagali pag umihi sa daan. O, para sa ano man yan? Ere po'y para sa mga lola. Ay, sa lola na? Mga lola, excuse me. Uh-huh. Ang lola kong umihi, humuhugat na ng kaunti. Pagkatapos na umihi, ay humuhugat uli. Ganyan eh. Iba't ibang klase ng ihi pala yan. Aba, siyempre, lahat ng tao may kanya-kanyang ganyan. May kanya-kanyang ihi. Kaya kaya kunanta yung lola, guwanong akin lolo. Bakit ano lolo mo? Aba, ganun na rin eh, kung umihinga. Ganun na rin? Oo. Ikaw ba may alam sa lolo? Oy, naulit, nabanggit mo yung lolo. Bakit? Marami akong lolo. Maraming lolo? Magkakapatid. Magkakapatid? Ang tatanda na. Matatanda na? Oo. Bakit? Pero, yung isa kong lolo, kahit matanda na, mahigit na 100 taon. 100 taon na? Nagtatrabaho pa. Aba, masipag. Oh, masipag. Nagtatrabaho pa? Nagtatrabaho pa. 100 taon? Oo. Anong trabaho niya? Aba, humihilis siya ng gatas. Humihilis ng gatas sa baka. Aba, humihilis siya ng gatas sa baka? Oo, oh, yun ang trabaho ng lolo ko. Eh, nakakaganong kadami ang kanya nakukuhang gatas sa isang baka. Aba, sa isang baka lang, 2 galong gatas na nakukuha niya. 2 galong gatas na nakukuha sa isang baka ng isang? Sa isang hilisan lang. Ay, konti lang pala. Ano ko, kung di dalawang ganun? Luma sa aking lolo. Bakit ano lolo mo? Yung aking lolo, ganun din ang trabaho, 100 taon na rin. Humihilis din ang gatas sa baka. Ganun din ang trabaho? Oo, pareho silang trabaho. Ganun namang karaming gatas na nakukuha? Ba, 1 tabo. Pinagmalaki mo sa 1 tabo sa akin 2 ganun! Abay, turo ang ginagatasan. Oh, buwis yan! Laki yun eh, walang gatas. Sabi sa iyo, ang lolo mo walang panalo sa akin. Walang panalo, yun nga sa kong lolo, linaw palang mata eh.
Malinaw mata? Oo, matanda na rin. Mahigit na rin 100 taon. Mahigit 100 taon, malinaw mata. Sobrang linaw ng mata, pare. Ba, bakit? Paano napatunayang malinaw mata? Aba, yung tao, isang kilometro ang layo, kilala pa niya. Isang kilometro ang layo, kilala pa ang tao. Ah, ganun kalinaw ang lolo ko. Ay, malabo na pala ang mata ng lolo mo. Anong malabo? Yung akin lolo, ang malinaw ang mata. Bakit? Eh, yung kalahating kilometro, kita pa niya ang tao, kilala pa niya. Tarantado ka. Pinagmalaki mo, kakalahating kilometro sa aking lolo nga. Isang kilometro layo. Abay, nakapikit yun. Nakapikit. Yung lolo ko talaga magaling. Bakit ano galing? Eh, ikaw ang lolo mo. Puro palpak ang lolo mo. Turo. Yung isang pang lolo? Oo. Oh, ang dami mo naman lolo. May magkakapatid dyan eh. Puro 100 taong. Oh! Yung lolo ko eh. Matuling pang tumakbo. Matuling tumakbo? Oo! Oh! Ganon katuling tumakbo? Sa isang kilometro, 30 minutos natatakbo niya. 30 minutos yung ilang kilometro? Isang kilometro! 30 minutos tinatakbo. Ganon kabilis tumakbo lolo ko? Ay, luma na naman sa lolo ko. Eh, bakit naman? Ay, yung lolo ko, 1 kilometro, 2 oras niyang tinatakbo. Pumbira ka naman, 2 oras. Ay, sa lolo ko nga, 1 oras lang takbuhin niya eh. Abay, paluhod yun! Paluhod. Eh, ikaw eh. Sobra naman. Sinasabi sa iyo, pag ako ang iyong kalam, hindi ka mananalo sa akin yung aking lolo. Oh. Yun ay gumagawa ng itlog. Gumagawa ng itlog? Oo, yung itlog na pula. Abay, yung panghanap po yung lolo mo? Oo. Oh, oh. Nagagawa ng itlog na pula? Oo. Oh, oh. Gano bang katagal yung ginagawa ng itlog na pula? Nung aking lolo? Oo. Oh, 2 minuto. 2 minuto? Ay, pagkalakot dyan yung itlog na pula, ginagawa niya 1 buwan bago hanguin dyan eh. 2 minuto lang. Bakit pa? Paano ginagawa ng lolo mo? Kinakamot. Tarantado ka, ibang itlog. Ako galing sa ibang bansa eh. Galing sa ibang bansa? Oo. Sa bansa? Doon, sa mga bansang tinaruro ng lolo ko. Ikaw talaga po nakakalakot. Galing din ako Singapore. Galing ka Singapore? Oo. Bakit ano namang masasabi mo dyan sa Singapore? Baano ako'y nasa Singapore, pag ako'y nalulungkot, ako'y nanonood ng sine. Ba may sine doon? Mayroong pelikula doon. Ano mga pelikula? Tagalog. Tagalog din? Kung anong meron dito sa Pilipinas, meron din sa Singapore. Ba pareho? May pagkakaiba ng konti. Ano namang pagkakaiba? Pinapalitan nila ang pamagat. Pinapalitan pamagat? Oo. Ano nang pinapalit? Itlog ko. Itlog? Pambira naman? Uy, halimbawa, pelikula ni Fernando po. 1 bala ka lang. Medyo marahan lang. Paano? Hindi ko maunumaan eh. Halimbawa, pelikula ni Fernando po. 1 bala ka lang. Singapore. Ah. 1 itlog ka lang. Okay ka, pare ko. Okay ka, itlog ko. Bangkay kitang hakbangan. Bangkay kitang itlogan. Sige! Hawak ang buhay mo. Hawak mo ang itlog ko. Paano ang puso ko? Anong itlog? Pitik sa buwang. Pitik sa itlog. Ay, doon ko rin natutunan ng pagtingin sa babae. Ano pagtingin sa babae? Abay, yung babae. Makita mo lamang lalapit sa tindahan at bibili ng sigarilyo, alam mo kung may anak na o wala pa. Ha? Sa paanong paraan? Sa pagbili ng sigarilyo. Bibili lang ng sigarilyo sa tindahan? Malalaban mo na kung mayroong anak o wala pa? Oo. Ba? O halimbawa yung wala pang anak, paano mo masasabi yan? Yung wala pang anak? Oo. Ganito ang lakad yan. Halimbawa lalapit sa tindahan? Pabiling hope. Hope. Bakit hope? Wala pang singaw. Napatikom, wala pang anak yun. Wala pang anak yun? Oo. O halimbawa, 2 anak. 2 anak? Oo. Ganito na lakad yan. Paano? Pabiling Marlboro. Marlboro? 2 anak noon? Oo. Kaya pala. O halimbawa, 3 anak? 3 anak. Oo. Ganito ang lakad yan. Paano? Okay. Sobra. Pabiling Ladicha. Ladicha? 5 anak yun! Oo! Pambira naman o! Ay, kung 5 anak! 5 anak? Oo! Naku, lunggaang na yan! Anong lunggaang? Paano? Sobra! Pabiling Balintawa! Tago ka, Singapore pala, pagluwan ng bunga nga, pagdami ng anak. Buti pa, kumanta muna tayo. Okay, sige. Oh, sige. Haharnahin muna natin yung anak ni Aling Angge. Ano? Yung anak ni Aling Angge. Maghahara na tayo? Oo, yung nakita natin kanina. Ay, yung maganda? Oo. Oo. Anak ni Aling Angge. Anak ni Angge yun. Yung maputi. Maputi. Yung maraming
galisang puwit. Oo. Hindi mo namin galisang. Maganda nga siya. Harunahin natin. Harunahin natin. Narito yata si Alengge. Mm-hmm. Magandang gabi po, Alengge! Ayun, no? Allah, kami yung magnanakaw! Hoy! Kung ikaw ay mahimbing, sa gitna ay nanggiling. Patira, paano ba tinapot tayo yung harana natin? Ay, nalito ako eh. Ikaw talaga, nakakaya kay Aling Angge. Papalitan. Palitan na natin yung harana, yung kanta. Yung pangharana? Oo. O sige, maestro. Pagbutihin mo. Hoy, kakanta na tayo. Si Aling Angge nakatingin. Medyo tsupo na natin. Hindi, sige tayo. Gusto mo rin, di makasan na tayo. Kung kami po'y lele mo, sandali-dali po ninyong bigyan. Baka kami mapagsaran sa pinto ng kalamitan. Malamusto, naragtado. Hindi pwede yung kakaya yun eh. Pampalitan na lang. Hindi pangharana yun. Hindi pwede yan. Oo, oh, pangharana. Sige, sige. Okay. Simanggal, simanggal, Isabel, awat pan, awat pan, tibang. Simanggal, simanggal, Isabel, awat pan, awat pan. Dadali lang. Nakakalito. Ano yan? Ay, mga harana natin eh. Kung saan sa pumupunta eh. Ay, paano? Yung tunay ng kanta. O sige, mabuti pa paringgan natin sa magandang kanta. Ito ang handog sa anak ng Aling Angge. Ayan, oh. Okay, para sa iyong anak, Aling Angge. Ang mahal kong bili ay sobra ang kilig, sobra ang hilig niya sa pagpapasexy. At parang artista kung siya'y umarte, ngunit ang katawan ay tagdag ng buni. May panyo siyang butas, may sukulay na bumi. Ang binti niyang saka, ang ugat ay nakusli. Haharap sa tao at sa kaming itingi. Bigas at patliba ang labi. Mangkabilayat sayaw ng kilitong gano ang aking sarili. Muntik ng himatay dahil sa amoy niya. Akala mo'y gamping pa ang lomba ng rogat asuri. Ang ilong ay sarap sa ibabaw ang butas. Ang maamo niya ng mukha kapag niya ang labat sa kapal ng galis. Laging nagkakalkal, may huli sa batok, may anhang baliktad. Ang ilong ay sarap sa ibabaw ang butas. Ang maamo niya ng mukha kapag niya ang labat sa kapal ng galis. Laging nagkabalkal, may huli sa bato, may anahang balita. At ang kilikili umaalingasa. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, narito muna ang isang patalastas buhat sa ating tagapagtuguyod. Toing! Hello, Dad. Ano yon? May sasabihin ako sa'yo. Bakit may problema? Nagsip na lang ako sa time out. Bakit? Ayaw ko nang mag-doktor. Sana maintindihan mo. Sino bang may sabing doktor ang kunin mo? Sabi ko'y konduktor. Sabagtado, sinisira mo yung patalastas eh. Patalastas mo sa ating tagapagtuguyod, Toy? Toy? Mga kadalagahan, mm-hmm. Layo ba'y sinisipon nilalagnat? Apo. Kung ganun gumamit ng bes.
Anong bes? Yung bes, yung malamig-lamig. Yung pinapahit? Oo. Kumuhit ng malalim. Pasakan ng butas ng ilong. Ilong? Butas ng tenga. Butas ng bunganga. Lahat ng butas sa katawan ay pasakan. At kayo na rin magsasabing, wow, very hot, very cold. Eh, ganyan sa radyo eh. Alam mo sa radyo, meron pa mga patalastas na ginagawa dyan. Anong patalastas? Yung mga patalastas at saka yung mga drama. Sanay ka sa radyo? Oo, oo. Anong nalalaman mo sa radyo? Nagdadrama ako. Nagdadrama ka? Oo. Oy, dramatist na yun ako. Paringgan natin sila ng sampul ng drama. Okay, sige. Talaga marunong ka magdrama. Dramatist ang ay. Mga kaibigan, amin pong inihandog sa inyo ang dulang may pamagat na ang langit-ngit ng papag. Ganda ng pamagat. Itay! Ano yun, anak? Huwag ka munang mamatay, Itay! Anak, alam mo na may sakit ako. Ngunit, Itay, huwag ka munang mamatay sapagkat wala akong kukunan ng pera, wala akong kukunan ng pambayad sa ilaw at sa tubig, Itay. Huwag ka munang mamatay, please, Itay. Alam mo, anak, talagang mamamatay na ako. Huwag muna, Itay! Oras ko na, anak. Naku, Itay, huwag mamamatay na talaga. Huwag ka munang mamatay, anak. Itay! Huwag ka anak, anak, ma'am. Ay! Tagis ng ulo mo eh. Sabing huwag munang mamatay, namatay ka rin. Puro kakalokohan eh. Eto, alam mo. Yan ay napanood ko nung araw sa pelikula. Saan pelikula? Yung una naming panonood ng aking asawa. Ganon? Oo, naku, yun ang malaking problema. Sa unang pagdadito? Unang panonood namin ng sine. Hindi pa kami nakakapanood ng sine. Oh. Noon lang kami nakapanood ng sine. O, yun ang nangyari? Nagpunta kami sa sinehan. Oo. Uh-huh. Tumubos kami ng ticket. Oh, ngayon. Eh, nung may abot ng aking misis yung ticket doon sa pinto, ipinunit ang... Ang ticket? Oo. Abi talaga pupunitin ng takalyera yun. Sabi ng aking asawa sa akin eh, naku, tabo, pinunit eh, anong gagawin natin? Sabi ko, bumili ka uli ng iba. O, ano ginawa mo? Bumili uli ng iba kaming ticket. Oh. Nung iabot uli doon sa pinto, pinunit na naman ang takalyera. Abi talaga pupunitin yun. Sabi ko, iba, ibus ng pera natin eh. Oh, isa pang bili ng ticket. Oh, bumili ka ulit. Kumuha ulit kami ng ticket, iniabot ulit doon sa pinto. Oh, ngayon? Pinunit na naman ng takalyera. Talaga na mapupunitin pare yun eh. Ay, sabi ko sa aking asawa, ay gagawa nata ng parakit yung makapanood dyan. Oh. Ay, nung malingat yung nasa pinto, oh, nagtakbuhan kaming paloob. Tumakbo kayo papasok? Oo. Ano nangyari? Pagdating namin sa loob eh, ang eksena doon sa pelikula ay nakaganyan si Fernando po. Si Fernando po? Sabi ni Fernando po eh, magbayad kayo. Pag hindi kayo nagbayad, papatayin ko kayo. No. Ay naku, hindi kami nagtakbuhan palabas. Nagtakbuhan kayo? Oo. Abay po isip. Nung kami magkita, malalim ng gabi. Nagkahiwalay kayo? Nagkahiwalay kami. Oh, ngayon? Nung kami magkita, sabi ng aking asawa, talaga ang galing ni Fernando po, ano? Bakit? Ay, alam na kita, hindi nagbayad. Hindi wala kayo, para kayo mag-asawang tanga eh. Ay, sadya naman eh. Ay, ba'y nasabi mo yung mag-asawang tanga? Oo. Doon sa amin, mayroong mag-anak na tanga. Ah, meron naman mag-anak na tanga? Oo. Paano yan? Sabi nung ama doon sa anak, anak, para kita'y mayroong mapag-aliwan, bumili ka ng radio transistor sa bayan. Oh. Walang kuryente sa kanila eh. Ah, noon. Ay di yung anak ay umuwi ng bayan, bumili ng radio. Ano ba kalabuhay nila? Magsaka lang. Magsaka lang? Ay nung makabili ng radio siya kay sa jeep na ganyan, kalong-kalong niya gusto ng patunogin ng radio. Sa kasabikan? Medyo nahihiya na sa mga tao. Naku, ano nangyari? Pagbabado sa jeep, punta siya sa kanila. Oh. Binuksan agad ang radio. Binuksan ng anak? Ang nabuksan sa radio, dula. Oh. Sabi sa radio, bitiwan mo ko. Pag hindi mo akong binitiwan, papatayin kita. O, hindi ka ba? O, di, tinapon ng radyo. Ako, sa kanila, sabi ng amay, ano, nasa na radyo ang binili mo? Oh. Sabi ng anak, ay, nakaw, ay, meron nung nagsalita sa loob na bitiwan ko raw. Pag hindi ko binitiwan, ako'y papatayain. Kiniwang gulo. Sabi ng amay, kita, pupunta natin yan. Oh. O, di, magkasama sila, punta doon sa radyo. Mm-hmm. Nung malapit na sila sa radyo, tuloy pa rin ang dula sa radyo. At tuloy pa rin? Sabi sa eksena sa radyo, huwag kayong lalapit. Pag kayo lumapit, papatayin ko kayo. Naku! Ano nangyari? Sabi ng uma, kita na anak, ako pala'y karama. Ang dira ay talaga mag-anak na talaga tayo. Ay, mga tanga eh. Oh. Eh, ikaw ba, alam mo ba kung paano ang tanga? Yung mga tanga, paano mo malalaman tanga ang papasok sa sabungan? Aba? Ay, siyempre, pag pumasok sa sabungan ay yung dalaipik. Ba, oo nga, ano? Tanga yun. May tanga pa sa roon. Meron pa? Ano yun? Yung pumusta sa itik. Hindi, ano pa? Meron pa rin? Oo, oo. Ano yun?
yung nagtanong, nanalo ka ang itay ko. Puro talaga pinag-usapan natin. Ay, ganyan eh, sa mga manok ang ginagamit dyan eh. Mga manok? Ito ba alam mong lahat ang uri ng manok? Abay, siyempre, galaga ako ng mga manok sa amin. Kung alam mo lahat ang uri ng manok, anong tawag mo sa lalaking manok? Tandang. Ah, yes. Ay, yung babaeng manok. Inin! Yung mga anak. Sising! Ikaw talaga, oh. Anong tawag mo sa kanila? Si... Mga manok! Hindi. Mag-anak na manok? Mali. Manokan? Mali. Poultry? Mali. Eh, ikaw, anong tawag mo dyan? Ang tamang tawag dyan, kurr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 r
Pero ang kalokohan. Eh, nung ako'y nag-aaral ganyan eh. Nung ako'y nag-aaral, sabi ng aking maestray, class, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa ating sariling katawan. Sariling katawan? Oo. Oh. At gagamit din tayo ng pag-aaral tungkol naman sa pananalita. Sa pananalita? Inyong, sabi sa amin, inyong gamitin ang salitang hamakin sa pangusap. Ganon? Oo. O, anong nangyari? Sabi ng maestra, Pedro, gamitin mo ang salitang hamakin. Uh-huh. Sabi ni Pedro, ang mahirap, huwag hamakin. Ba't tama yan? Sabi ng maestra, good. Uh-huh. Eh, ikaw, Julian, ikaw naman na sumunod. Oh. Gamitin mo ang salitang hamakin. Sabi ni Julian, pag-ibig, huwag hamakin. Tama rin yan eh. Tapos sabi ng maestra, Tabo, ikaw naman ang gumamit ng salitang hamakin. Ikaw naman? Tumayo ako. Mm. Sabi ko, ma'am, kami po'y tatatlong magkakapatid. Mm-hmm. Ulila na po kami sa ama't ina. Yung pong aking bunsong kapatid ay 5 taon. Isang araw po nag-uulan-ulan, yung aking kapatid ay nagsaing. Oh. Ay 3 salopang isinaing. Mm-hmm. Sabi ng maestri, ang sabi ko sa iyo, gamitin mo ang salitang hamakin sa pangusap, huwag kang magkwento. Oh, ano nangyari? Sabi ko, iba, hamakin niyo yun. 3 salopang isinaing, kami tatatlong kakain. Hindi na gamitin yung hamakin. Oh, kamay. Galing mo talaga, pare. Oh, sabi mo sa akin, magagaling ka sa mga panagalog, mga tanga, pangusap. Eh, siyempre. Ay, ikaw, ano ka ba? Oh. Oh. Sabi mo sa akin kanina, alam ko, sinasabi ko na sa'yo, di mo maintindi yan eh. Sabi ko sa iyo, gamitin ng paya! Ay, yung salitang paya! Oo! Ay, ikaw! Alam ko yan! Alam mo yan? Oo! Oo, lalong alam ko! Ay, ikaw? Ha? Paano mo magagamit ang salitang payak? Payak na pangusap? Oo, payak na pangusap. Nakita kanina, nakita ko ikaw kanina, naliligaw. Oo. Kita ko ang iyong payak. Ay, kuyo, kuyo po't ang bayat. Pare. Ano yung pare? May itatanong ko sa iyo. Ano naman yung pare? Ikaw ba alam mong lahat ang uri ng hayop? Aba, siyempre naman pare. Nag-aalaga ako ng mga hayop. Agriculturist ako. Talaga? Oo! Eh kung alam mong lahat ang uri ng hayop, anong hayop ang magkabila ulo? Ang hayop... Basandali lang pare. Wala namang hayop na magkabila ulo eh. Meron? Wala niyan! Meron. Pambihira ka naman. Eh ikaw pare, ano ang hayop na magkabila ulo? Aba, ang hayop na magkabila ulo, aso. Aso! Oo. Bakit aso? Nagkambitan. Yung ito, pati aso, pinakialaman mo. Sinasabi siya, ako magaling sa ganyan tanongan eh. Kung gusto mo ikaw magtanong. O sige, may nalalaman din ako pare. Sige. Mahilig ka ba sa gatas pare? Siyempre naman, para lumusog ang katawan. Maganda sa katawan yung gatas, ano? Oo. Ito ang tanong ko siya pare. Ano yon? Alin ba ang mas masarap? Gatas ng ina o gatas ng baka? Allah, ikaw sarap naman ang gatas ng ina. Bakit mo naman nasabi yung mas masarap sa ina? Ay, maganda ang lalagyan. Ang sarap, ot-otain mo. Sabi ko, uulig mo talaga. Oo, alam mo, yung lahat ng parte ng katawan, alam ko eh. Hoy, alam ko rin niya, pare. May itatanong ako sa iyo, ha, tungkol sa katawan. Sa parte ng katawan ng tao? Oo. Master ko lang yan. Ano ang pinakamalamig sa parte ng katawan ng tao? Punong tinga. Hindi. Leeg. Naku, maraming libag. Kilikili. Naku, may anghit. Singit. Nako, nako, lalong mabahong utot. Oh, hindi na ako tumama sa iyo. Ay, ikaw, anong parte sa katawan ng tao pinakamalamig? Ang pinakamalamig sa parte ng katawan ng tao ay ngipin. Bakit ngipin? Pag hindi ka nag-toothbrush, nag-yiyilo. Ay, yun ang asawa ko, ganun eh, puno ng tartar. Ang asawa mo? Alam mo ang asawa ko? O, bakit? Nung araw, nung hindi pa siya tumataya sa huwiting, oh. Siya kung kumain eh, kamay. Nakakamay? Oo, sa Batangas ay sakol. Sakol, oo. Oh. Kamay, ginagamit. Nung malulong sa huwiting, aba, nakakutsara na ngayon.
Aba, umasenso, yumaman? Hindi. Lugaw na ang kinakain. Alam mo yung aking asawa ay nagalit sa ako ng isang araw, dumating akong lasing ako. Oh. Sabi nung aking asawa, "Hoy, para matigil ka sa paglalasing, kitang dalaway magpupustahan." Magpupustahan kayo? Sabi kayo, anong pustahan? Lasing ka talaga. Sabi sa akin, kita'y palayuan ng ihi. Pustahan niyo palayuan ng ihi? Pag ikaw ang uwi ka ay tinalo ko sa palayuan ng ihi, titigil ka na sa pag-iinom. Mm. Pag ikaw naman ang nanalo, tuloy na ang pag-iinom mo. Ay, ganun yung kondisyon. Sabi ko sa kanya, mapapalabang ka naman. Siyempre, lalaki ka eh. Sabi ko, sige, palayuan tayo ng ihi. Sinong mauna? Sabi nung aking asawa, ako. Ah, siya nauna? Oo. O ngayon? Abay, wala na palang bante. Ha? Itinasla ang ba? Tumihin ako ang layo ng abot. Sumiritin? Oo. Aba, marunong, no? Sabi ko sa kanya, sisiw. Itong ihi ko, tingnan mo, malayo ito. Jack Palos siya, lalaki ka eh. Binuksan ko ang zipper. Oo. Oh. Hinawakan ko yung sakin. Uh-huh. Nung mahawakan ko, sabi nung aking asawa, hoy, 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 walang dayaan. Bakit? Nung ako'y umihi, walang hawak. Huwag mong hawakan yan. Ay, umihi ako, ay nako, ay sa binti ko pumatak. Ano ka? Abay, magaling ang asawa ko eh. Ha? Bakit? Magaling manigarilyo. Oh, pinagmalaki mo naman yung asawa mo. Kaya asawa mo maninigarilyo. Maninigarilyo din. Bakit? Talagang busy na niya, paninigarilyo. Sa nagpapalabas ng usok? Abay, madami siyang pinagpapalabas ng usok. Nagpapalabas sa bibig, sa ilong, sa mata, sa tenga. Lahat to, pinalalabas ng usok. Nakakapagpalabas ng usok sa lahat ng yan? Oo! Ay, luma sa misis ko yan. Bakit? Marunong din magpalabas ng usok? Yung misis ko ang magaling magpalabas ng usok ng sigarilyo. Saan nagpapalabas? Nagpapalabas siya ng usok sa puwet. Sa puwet! Tarantado ito! Paano naman sabi yan? Abay, nakita ko kahapon ang kanyang panty puno ng nicotine. Sobra yung asawa mo. Ay, yung ang kapitbahay ko, oh. Galing Bicol. Galing si Bicol? Ay, nagmamalaki sa akin, sabi sa akin, nako pare, kaya ako'y umuwi na dito sa atin, sa Bicol ay lumindol. Mm. Sa lakas ng lindol, tumbal lahat ang puno ng nyug. Tumbal lahat ang puno? Ay, ganun din sa amin eh. Nung lumindol sa amin, tumbal lahat ang puno ng nyug eh. Ay, sabi ko naman sa kanya, mahina ang lindol sa inyo. Bakit? Doon sa amin, sa Batangas, lumindol. Oh. Pagkatapos ng lindol, ang mga tao mag-aaway-aaway, magpapanapanaga. Bakit naman? Nagkapalit-palit ng lute eh. Oh, so, ito naman lakas ng lindol mo. Sinasabi, hindi mo ako kaya eh. Sasabihin mo kanina, ikaw ay mayaman. Mayaman ang iyong lolo. Aba, siyempre. Mayaman naman lolo ko talaga. Bakit mayaman? Aba, yung lolo ko eh. Yan eh. Malaki ang bahay eh. Malaki ang bahay? Oo. Ganong kalaki ang bahay? Aba, kita mo yung bahay na lolo ko. Oh. Mayroon swimming pool sa loob. Ah, may swimming pool pa sa loob? Oo. Oh. May ano pa, may istasyon ng tren. May istasyon ng tren. Ganyan kalaki ang bahay na lolo ko. Aday, di kaliit. Ay, yung akin lolo, yung bahay. Oh. Pag ikaw ay gumising sa umaga, ikaw ay maliligo. Oh, ngayon? Kukuha ka pa ng passport. So, makayabang ng lolo mo. Ay, nun kami sa magpunta kami sa Mindoro. Oh. Ay, sakay kami sa barko. Sakay kayo ng barko? Ay, yung barko'y inabot ng malakas na alon. Uh-huh. Sabi nung kapitan ng barko, kayong lahat ay magsipa na langin at nang huwag lumubog ang ating barko. Tama nga yan, tama. Ay, may kasabay akong nagdasal, matanda, sabi. Oh. San Pedro, San Gregorio, San Vicente, San Rostico, San Tabo, San Guillermo, kayo lahat ay pumarito at kami inyong tulungan. Wala pa sa'to tinawag? Sabi nyo yung chick, lentek na at lulubog na, pasahelo, tawag pa! Sabi mo, kasabay pa lang yung chick eh. Oo, oh, pero sabi mo yung malawak ang lupa na yun, lolo. Oo, totoo yan. Bakit? Alam mo yung lolo ko, napakayaman yan, lawak ng lupa, ipamamana sa akin. Ganong kalawak? Aba, sa akin lang, pamamana ng lolo ko. Oo. 100 hektarya lupa. Para sa akin lang yun. 100 hektarya lupa ay pamamana sa iyo? Ganong kayaman ang lolo ko? Ganong kalawak ang lupa na lolo? Lupa na iyong lolo? Para sa akin yun. Nako, ay kakauntay, makitid yung. Makitid 100 hektarya? Oy, nako, yung akin lolo, yun ang mayaman. Ganong kalapad ko lupa? Ay kita mo ba yung pagitan ng Batangas at Mindoro? Oo. Yun ang pinamamana sa akin. Masandali lang. Bakit? Dagat yung pagitan ng ano, Batangas at Mindoro eh. Ay yung ilalim. Lupa. Kami po si Tabo at si Timba, mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ng kurang na bakla. Kami po si Tabo at si Tim.
ba? Mga poki kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ng gurang na bakla. Idol din ng gurang na bakla. Idol din ng gurang na bakla. Maraming salamat!